May tanong ako sa inyo, guys. Paano niyo makukuha ang susi na ito? Kung hinulog ko siya sa loob ng glass jar na ito. Parang ganito. Ah! Ay! Kukuha po ako ng panungkit. Pwede siguro yung malaking tinidor. Baka ano, parang remote control na panungkit, tapos ganyan, tapos remote control. Remote control siya. Iniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na ang kailangan lang natin ay balloon, at magnet. So, ang kailangan natin, magnet, test tube, balloon, scissors, and tape. So, gagawin ko magnet na dinikit ko dito sa test tube na ito. Okay? Lalagyan ko ng tubig. And then, tatakpan ko siya. Ipa-flip ko siya ng ganyan. Hanggang... Wow! Mag-float siya. Using the rubber balloon, tatakpan natin itong jar. Ah. Gugupitin ko lang siya. Yan. Medyo mati. At siguraduhin na walang sumisingaw na hangin dyan. Tapan pa natin para sigurado tayo. Yun. Mabuti makasisigurado. Okay! Tapos? Okay, so sealed na siya. Okay. Ang gagawin ko lang, tutulak ko ito, itong balloon sa taas. Wow! Nasa baba na po! Sa baba na? Opo! Nakakabit na ba yung susi? Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Sa experiment na ito, lumutang ang test tube dahil sa buoyancy o ang upward force na in-exert ng tubig kontra sa weight o bigat ng test tube na may water and air bubbles sa loob nito. Mas malaki ang air bubble, mas magaan at mas lumulutang ang test tube. Pag tinutulak pababa ang nakatakip na balloon, may pumapasok na tubig sa loob ng test tube. Bumibigat ito at nababawasan ang buoyancy kaya lumulubog. At nang tuluyan nang umabot sa ilalim ang test tube, dumikit ang bakal na susi sa magnet. Nang tanggalin ang downward force sa nakatakip na lobo, lumabas na naman ang tubig sa test tube at muling lumutang. I believe.